Facing the pier is old Spanish Manila, or Intramuros. Though begun 350 years ago, it has endured well, being regarded as the best example of medieval walled town in existence. Within this gateway is old Fort Santiago, long the citadel of the Spanish city, with its narrow streets, is reminiscent of Madrid, except that the little two-wheeled carriages are caramatas, and the Filipinas wearing camisas with puffed sleeves resembling bird cages are quite exotic to Spain. Compare favorably with the finest of Panamas. Now they are in their caramata, note the elegant self-conscious charioteer, and with their purchases are returning to their homes on the opposite bank of the Pasig River, which divides modern Manila in twain. Oops! Teka lang! Alam niyo ba ang ipinakita natin sa video? Nakapunta na ba kayo sa tinatawag nating Intramuros o Walled City of Manila? At alam niyo ba na ang Intramuros ay isang buhay na patunay kung anong itsura ng pamayanan noong kolonyalismong Espanyol? Aba ay kung hindi, ano pang hinihintay natin? Muli, baka sa isayang araw mga pag-asa ng bayan, ako si Sir Harry at samahan niyo akong balikan ang ating kasaysayan at matuto mula rito. Nang dumating ang mga Kastila sa kapuluan ng Pilipinas, particular sila Miguel Lopez de Legazpi, nagulat sila nang makita na ang mga bahay ay hiwa-hiwalay at ang mga kapuluan ay binubuo ng mga barangay. Ibig sabihin, hindi katulad sa Espanya, ang mga kapuluan ng Pilipinas ay binubuo lamang ng mga barangay na pinamumunuan ng mga leader na tinatawag nating datu. Kaya naman upang maisakatuparan ang kanilang misyong mapasailalim ang mga Pilipino at maipalaganap ang Kristyanismo, ipinatupad nila ang sistemang reduksyon. Ang reduksyon ay tumutukoy sa paglilipat sa mga katutubong Pilipino na tumira sa mga bagong pamayanan na itinatag ng mga Kastila. Karaniwan, ang mga Pilipino ay hinahati sa dalawang pangkat, ang mga naninirahan sa bayan o tinatawag din na poblasyon o kabisera, at iyong mga naninirahan sa mga baryo na malayo sa mga serbisyo ng pamahalaan at simbahan. Ibig sabihin, ginamit ng mga Kastila ang sistemang reduksyon bilang estratehiya upang mas makontrol ang mga Pilipino at madaling mapalaganap ang Katolisismo o Kristyanismo sa ating mga kapuluan. Kung ating iisipin, para sa mga Kastila, ito ay isang mahusay na paraan upang mas makontrol at mapadali ang pananakop sa mga kapuluan ng Pilipinas. Gayunpaman, sa pananaw ng mga katutubong Pilipino, ito ay isang masalimuot at mahirap na karanasan. Ang mga dating bahay na nakatayo malapit sa mga hanap buhay ng mga Pilipino sa mga dalampasigan, karagatan at ilog ay inilipat sa mga pamayanan at lugar na bago at malayo sa kanilang pinagkukunan ng pagkain at mga kagamitan. Ang mga pamayanang binabanggit ay tinatawag nating mga pueblo. Ang mga pueblo ay binubuo ng iba't ibang mga mahalagang gusali kabilang ng simbahan, tribunal, maging ang mga paaralan. Ang una at pinakamahalagang gusali sa isang pueblo ay ang tinatawag nating mga simbahan. Isa sa mga katangian ng mga simbahang itinayo sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng mga kampanaryo o bell tower. Ibig sabihin, ang buong pamayanan ay nakapaloob sa tinatawag nating Abajo de las Campanas o sa wikang Ingles, Under the Bells. Pero higit sa lahat, naging mainam at mahusay na instrumento ito upang mas madaling mapalaganap ang Kristyanismo sa mga Pilipino. Lahat kasi na nakakarinig ng kampana ng simbahan ay kailangang umattend o dumalo sa mga misa. Ikalawa sa pinakamahalagang gusali sa mga pueblo ay ang tinatawag nating mga tribunal. Sadyang maraming pinaggagamitan ang mga tribunal noon. Halimbawa, ginagamit ito bilang lugar na pinagpupulungan ng mga lokal na pamahalaan. Gayun din ginagamit ito bilang hukuman, piitan o kulungan
at pansamantalang tulugan ng mga manlalakbay at patataas na opisyal na bumibisita doon. Panghuli ay ang mga paaralan kung saan hiwalay ang mga para sa lalaki at para sa babae. Maliban sa pagkatuto, naging daloyan din ito ng pagtuturo ng Kristyanismo para sa mga kabataan. Ibig sabihin, naging instrumento ang bawat sulok ng pueblo upang palaganapin ang Kristyanismo sa mga pamayanan ng Kastila sa ating bansa. Ngunit, ano nga ba ang naging direktang epekto nito sa mga Pilipino? Una, napilitan ang mga Pilipinong iwan ang kanilang hanap buhay upang lumipat sa mga pamayanang itinayo ng mga Kastila. Mas nakita rin ang hindi pagkakapantay-pantay ng estruktura ng mga pamayanan. Mas malapit sa simbahan, ikaw ay mas impluensyal at mas makapangyarihan. At habang lumalayo ka, mas naging mahirap ang iyong pamumuhay. Nabago rin ang batayan ng panahon at oras ng mga Pilipino. Kung dati ay nahati ito sa panahon ng pagtatanim at anihan, nahati ito ngayon sa pista ng mga santo at pagdiriwang ng mga Katoliko. Ang kanilang araw rin ay nahati sa oras ng pagdarasal at Angelus mula sa simpleng pagbatay sa oras sa kalangitan. Ang hirap, diba? Ikaw kaya ang palipatin mula sa isang lugar at papunta sa isang lugar na hindi ka naman sanay. Kaya naman, ibahagi natin sa ating comment section kung ano ang iyong naramdaman o sa tingin mong naramdaman ng mga Pilipino noong mga panahong iyon. At doon natatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa pagsama sa akin at nawa ay marami tayong bagong natutunan patungkol sa ating kasaysayan. Dahil lamang ang may alam. Muli ako si Sir Harry, guro sa kasaysayan para sa bata at sa bayan. Maraming salamat at hanggang sa muli at huwag nating kalimutang magpahinga. Sa tenga mga jeepney mo.